welcome back to my channel, mga kahasa. Andito naman po tayo, mga kahasa. Gagawin muna natin itong itak or bulo. Kahasain po natin ito. Kire-repair po natin ang dulo. Ano po yan? Madali nga po sito. Bingot-bingot na po. Ito po yung before. Okay, umpisa na po natin. Yan po, habulin na po natin ang dulo niya para maging pantay po siya. Ayan po, tinatanggal muna po natin yung mga kalawang niya po sa katawan para mabawasan po yung kanyang pagka matagal ng stock. Ayan po, binababad muna po natin para hindi masyadong maubos yung subo. Ayan po. Yan po, nagmumukhang itak na. Bago po natin tataliman, linisin muna po natin ang singsing. Mamaya na po natin kukontinue. Linisin muna po natin ang singsing. Okay, kailangan po natin linisin yung ring para mas magandang tingnan. Po, malinis-linis na yung ring niya. Mamaya lang natin pipinish.
Tatalim na po tayo. Taliman na po natin ang mga sinasabi. Grabe po. Inalign po natin ang mabuti yung dulo niya kasi bigot na bigot. Ayan po. Sasaw-saw muna po natin. Ayan po, pipinis na po natin. Para mas maganda po ang talas. Okay, maya-maya po nating ipipinish. Nililinis ko na po ito para mamaya-maya ilalagyan na po natin ng varnish. Babarnisan po natin ng konti. Ngayon po ipipinis na natin. Dadaan na po natin sa bulihan. Yung mainit na po kaya maglalagay na tayo ng ano. Ito po ang bulihan kung saan pinipinish na po ang kanyang talim para mawala yung mga scratch. Sa tubig, sasaw-saw po para medyo tumikis-tikis ng konti ang talim. Yan, kakaiba na po yan yung kanina. Okay, magpapalit tuloy tayo ng bulihan. Ayun.
Ayan po mga kahasa. Pinipinis na po natin yung talim. Niyo po yung kanina puro kalawang at putulan dulo, ngayon mayroon na siyang dulo. Okay, tapos na po natin siyang gulihin, tadaan na po natin siya sa finishing na bulihan yung sa damit para matanggal po yung mga nikel niya, imulmul. Dito na mo, pag ginahan po siya rito, nakikimpit po yung talas niya. Lagyan muna po natin siya ng langis. Ayan po. Yung po kaninang kalawangin, doon na po siya. Doon na po siya. Matalas na po yan. Kapit na sa kuko. Pwede na pong pang-ahit. Lalagyan po natin siya ng varnish yung ano, para medyo punasan po natin ng varnis para medyo okay.
Ayan po. Kita nyo po, yung iba ng kulay. Pula-pula ng konti. Ayan na po yung dati niyang ano. Yung dati pong balawangin, ngayon ito na po. Finish na po yung gawa natin. Okay, maraming salamat po. Tapos na po aking pagbablog. Huwag niyo pong kalimutan i-subscribe. Paki-like na lang po, paki-share para updated po ko sa aking video. Thank you for watching.